pangkulan ni Presidente Rodrigo Duterte. Tama ang antisipasyon ng marami sa mga pagbabagong idiniklara niyang gagawin. Hindi makakaila na para sa mga mamamayang pinahirapan at niloko ng tuwid na daan ng nakaraang administrasyon, ang bagong gobyerno ni Duterte ay oportunidad upang isulong ang mga hakbang sa pagtutuwid ng mali, sa pagtatanggal ng mga kabulukan, sa pagresolba sa karahasan at kriminalidad, pagtataguyod ng hustisya at pagkakamit ng kapayapaan. Pagbabago! Ito ang ating bukang bibig. Ito rin ang laman ng ating mga sama-samang pagkilos ng mga nakalipas. 6 na taon na hindi binigyang pansin ng inutil na Administrasyong Aquino ang mga usapin ng mga OFWs. Alam po nating lahat yan. Lalo pang ang lumala ang lagay ng mga serbisyo at proteksyon sa mga OFWs. At ang mga nabiktima ng mga racket, ang mga migrante. Ang lagi nga nating sinisigaw, serbisyo, hindi negosyo! 6 na taon nating sinisigaw, serbisyo, hindi negosyo. Kaya naman po, tumatanaw tayo ng panahong ang gobyerno ay makinig at tumugon sa ating kahilingan. Ito ang inaasahan natin sa gobyernong Duterte. Kabilang sa mga kagyat nating kahilingan sa bagong pamahalaan ay una, ang kagyat tatanggalin ang walang silbi, dagdag gastos at pahirap na OEC. Diba? Scrap the OEC. Pangalawa rin, nating hinapag ay sugpuin ang racket sa airport na tanim bala. Diba? Well, ipatupad din ang exemption ng mga OFW sa terminal fee. Sa ating mga naging panawagan din at kahilingan natin ay ibaba ang presyo ng passport. Itigil din ang pagnanakaw sa laman ng mga balikbayan boxes ng mga OFWs. Itaas ang ceiling ng tax exemption sa mga pasalubong ng nagbabakasyong OFWs. Pang-pito rin dyan ay huwag gawing mandatory ang pagbabayad sa pag-ibig, SS at OWA. Tanggalin din ang POEA guidelines ng 2007 at ang ban sa direct hiring sa Hong Kong at iba pang lugar. Ating ding panawagan ay ang kagyat at ligtas na mapauwi ang ating kapwa domestic workers sa Indonesia na si Mary Jane Biloso. Hindi pa po siya ligtas, no? Pang-sampu po natin ay ang resolbahin ang sobrang delay ng pag-i-issue ng mga voters ID ng mga OFWs. Simula na ang bagong gobyerno. Kasabay ng pagsingil sa pamiminsala na ginawa ni Aquino at mga kasabwat ng kanyang pamahalaan, paborable ang panahon upang ating igiit ang ating mga hamon, ang kahilingan para sa ating mga karapatan at kagalingang mga migrante at mga Pilipino. Ika nga ni Presidente Duterte, nasa atin ang pagbabago. Pero nasa sama-sama nating pagkilos at ang ating pagkakaisa, ang ating pakikiisa sa mga mamamayang Pilipino, nandoon ang liwanag at ang ating pagtaha para sa isang mas magandang bansang Pilipinas. Ibig sabihin po, hindi sa mga nasa posisyon ang pag-asa, kundi nasa ating mga sariling pagsasama-sama at sariling lakas. Ang tao! Ang bayan! Patuloy!